Tuloy-tuloy ang ating pilgrim at ang next destination naman natin ngayon ay ang walang ibang kundi ang Birhen ng San Mateo Rizal, ang siyang patrona laban sa kalamidad. Walang iba kundi ang Nuestra Señora de Aranzazu. Halina't samahan nyo kaming mag-pilgrim sa loob ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu ng San Mateo Rizal. Tayo ngayon sa dambana ng Birhen ng Aranzazu. Ayan yan. So, pass na muna tayo sa Holy Door o sa Porta Santa. Ayon sa pahina ng aranzazushrine.ph, ang San Mateo ang tanging bayan sa lalawigan ng Rizal na ipinangalan sa isang santo. Itinatag ito ng mga parang Agustino noong 1596, kung saan ang mga prayla ay nagkaroon ng isang matagumpay na industriya ng paggawaan ng tisa or brick. Kaya kung mapapansin ninyo, ang kabuuan ng simbahan ay gawa sa brick at maging ang mga bakuran nito. Na kami ng aming pilgrim passport. Di Manila. So, Dito muna kami sa office ngayon. So nandito tayo ngayon sa may tapat ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu, no? So malaki ang rich in history rin tong simbahan na to. Sikat sa bayan ng San Mateo ang pagdedebosyon sa Mahal na Birhen ng Aranzazu. Ayon nga sa isang pahina, ang imahen ay pinagkalooban ng Episcopal Coronation noong 9 na Nobyembre taong 2013 ng Obispo ng Antipolo, Bishop Gabriel V. Reyes. Habang ang seremonya ng koronasyon ay pinangunahan naman ni Reverendo Padre Francisco M. De Leon Didi. Ang canonical coronation naman ng imahe ay pinagkaloob bilang tugon sa petisyon na ginawa ng komunidad sa pamamagitan ng Yumaong Cura Paroko, Reverendo Padre Lawrence C. Paz, na may akda ng dokumentong inihanda ng Cofradía de Nuestra Señora de Aranzazu. Ialin natin itong isang ex-voto ka dun sa Birhen ng Aranzazu. Nandito na kami. Yan, kasama ko sila Max. Yung parish office. Labas pala ng parish office. Ayun. Ay, yung parish office nasa loob. Nandiyan. Okay, quick history muna tayo dito sa Birhen ng Aranzazu. So, ito, sa pagkakaalam ko, sa mga nabasa ko lang naman, no. Ano siya, ang nabasa ko kasi tatlo talaga, tatlong order. Pero sabi, apat na order nga daw ang humawak doon sa Birhen ng Aranzazu. So, yung first kasi ay yung Agustinian, nung paglapag nila dito noong 1596. Agustinian kasi naggumawa ng first settlement area dito at gumawa rin ng shrine under kay St. Matthew o kay San Mateo. Tinake over ng Jesuit na, nung tinake over na to ng Jesuit taong 1696, doon na nag-start yung pagde-devotion or pag-spread ng devotion sa Birhen ng Aranzazu. Yun ay parang 1705. Pagkatapos, sa tulong ng isang paring Jesuit na Espanyol, siya yung nag-start ng pagpapromote ng devotion sa Birhen ng Aranzazu. At kinalaunan yung town ay transfer yung pagde-devotion kay St. Matthew patungo sa Birhen ng Aranzazu. 1960 naman nung tinayo yung itong simbahan sa ilalim ng patronage ng Birhen ng Aranzazu. Then around 1732 nung tumulong ng mga Dominicans from Letran sa Intramuros na ipromote ang pagde-devote sa Birhen ng Aranzazu. 2004 naman noong in-elevate na to as Diocesan Shrine and Parish of Birhen de Aranzazu. Yun. Nyo ba guys, dahil kilalang bilagrosa ang Birhen ng Aranzazu, mabilis lang yung naging coronation nito mula Episcopal papuntang canonical. Episcopal nito ay year 2013, samantalang ang canonical nito ay year 2016. Yun. Ang pagdedebosyon sa Mahal na Birhen ng Aranzazu ay nagsimula pa sa bansang Espanya. Sinasabi na ayon sa alamat, ang Birhen ay nagpakita sa pastol na kay Rodrigo de Balzategi sa ibabaw ng isang hawthorn o isang halaman na kilala sa Espanya na maraming tinik. Ang pastol ay nagulat at napatanong na Aranzazu o sa wikang Tagalog ay sa hawthorn ka. Mga ilang minuto lang ay sinimulan na ang pagtutur sa amin sa loob ng simbahan. Kami naman nila Max at EJ ay nagpatuloy naman sa pagdarasal sa pamamagitan ng aming pilgrim passport. Bila
Coronado ba? Mm-hmm. O yung isang talagang Coronado? Yung train image lang yan. Ah, excuse me. Train image na parang Candela. Horacio de la Virgen de Aranzazu. Okay, so start namin yung pilgrimage namin dito. Ang naan dito ay sa Birhen ng Aranzazu. So, ang start is ito, yung kasunod. Sabi dito, pagpasok ng Holy Door, di ba? Pas proceed with Horacio entering Hail Marys. Enter Baptistry. Proceed with the Retablo Mayor. Enter Prayer Adoration. And ito. Now, natiya for that Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among Start na kami dun sa oratory. So, enter Baptistry Chapel. Ito pala. Ah, saan yung Baptistry? Ah, saan yung Baptistry? Uy, Kuya Antonio. Ay, nandun ba? Tayo sa Birhen ng Aranzazu. Ito na siya, nandito na yung birhen. Ayun. So, iaalay natin dito yung ating ex-voto. Nandito yung mga lumang. Ay, baptistry nasa gilid. At nandito yung mga santong luma. Ayun. Ito yung base ng Aranzazu ng canonical coronation. Ah, so, maliit lang pala talagang birhen? Hindi. Ayan yung coronation. Ayan ba? Same size? Same size lang. Oo. Oh. Saan na sila? Oo. Oh. Dito. So, sa atin naman, guys, sa pagpapatuloy na ating pilgrim, nakalagay dito, proceed to the Retablo Mayor at the back of the image of the Our Lady. So, ayun. So, pupunta na tayo dito sa likod. Ngayon sa Retablo Mayor, sa likod ng birhen. Ayun. Ay, sarado daw. Oo nga, no, sarado. O yung retablo kung saan nakadambana ang birhen. So, nasa likod nito ay yung birhen. Kasalukuyan niya siya nakasarado kasi kailangan niya itong magpaalam muna bago i-alay yung ex-voto. Though, maaalay pa rin natin to guys. Iaabot na lang natin. No? So, tara. Dito na tayo sa next. Birhen guys. Ito nasa gilid niya si San Mateo. Ayan, bilang patron niya si San Mateo dito. Ito ang birhen naman ng Aranzazu. Ayan, ang Coronada. Ang birhen ng San Mateo. At yung nasa kabila naman na yan ay si San Jose. Tama? O si San Jose nga. Kami ngayon, ang pinaka last stop ng pilgrim namin sa pilgrim passport ay pupunta sa Adoration Chapel. Anong sabi sa Adoration? Adoration Chapel, genuflect. Opo, amas. Ayun, basta may sinabi. Doon kami sa Adoration Chapel. Adoration Chapel, bukas. Nasa gilid lang siya. Ayun. Adoration Chapel. Ay, sa Adoration Chapel. So, nandito na kami. Pinakahuli dito, final proceed to the parish office. And a mass for Thanksgiving. So, ang mangunguna po ng misa natin ngayon si Max. Maxiko mag-reverend sa amin. Hindi, charot. Tapos na naman natin. Ito. Hindi ko na bahala dyan. After namin sa aming pilgrim, ay hindi ko expected ang mga sumunod na pangyayari. Wala si Inday Sara, pero ikabit na natin. Ay, pwede po. Thank you po. Events yan na. Sa gilid. Sige, ayos lang po. Ayos lang sa akin. So far, isa na siya sa mga masasabitan ng ex-voto. Moment with the Virgin. Ayun po, kasama namin si Kuya Ray. Ay, nagpabalik ulit kami dito, guys, sa may likod. Ayun, Kuya. Iba muna magawa. Hindi ko expect na makakalapit ako sa mahal na birhen at ang akala ko nga nung una ay ang ex-voto ay ikakabit lamang doon sa may parteng gilid lamang.
sa kanyang kapa. Ito. Pero nabigyan ako ng tsansa makapasok sa loob at maikabit ito ng personal sa mahal na birhen. Parang huminto ang mundo ko noon sa sobrang saya dahil isa siya sa mga personal kong naalayan ng ex-boto at ito ang first time ko makapunta dito sa kanyang dambana sa San Mateo Rizal. Iba ang feeling pagkaharap mo na talaga siya. At siguro lahat ng pasasalamat ay inalay ko na habang inaalay ko ang pin. Ipo ay nasa EJ kasama. Thank you, Max. Thank you, thank you. Ano tayo si Kuya Ray? It's life-changing. Pumasok tayo dun sa loob ni, ng birhen. Doon mismo dun pumasok tayo. So, naandun sa... Ayun, inikot na yung birhen, no? Pero thank you, ayan. Thank you kay Max, kay La AJ nandito. Sinamahan tayo. At kay Kuya Ray na naandun sa loob. Ito yung karton. Ito yung karton ng pinaglagyan. So, naikabit siya sa may parting ganito, guys. Sa ganito. Yeah. Uli, Kuya Ray, ah. Thank you po. Ah, sige po. Wait, tulungan ko si Kuya Ray nga. Changing to guys, life changing. Naikabit siya, ayun, nandiyan sa ganito ni Ma, ng biyahe na Aransasun. No? Sa tulong ni Kuya Ray, taga dito sa simbahan. So, iba impact. Nakakatawa. Akala ko kanina hindi naman ikakabit. Naikabit pa pala. Oh my God. Pero po. Ay, ah, sige po. Nila oh. Tara na. Meron tayong mga binigay nila. Ito sa atin. Poster at yung ref magnet. So, siguro sign na to na magkaka-ref ako. Hold your souvenirs. Ito sa... Dito tayo ngayon sa may tapat ng Porta Santa ng dambana ng Birhen ng Aransasun. So, dati, sikat kasing ano, kwento ng dating bahay daw ang San Mateo. At kapag daw binabaha ang bayan, ay yung birhen daw ay nililipat ng lugar. Pero bago daw ilipat yung birhen daw sa lugar na yon ay nawawala na yung baha. Isa sa famous na naging salit-salitang kwento dito ng milagro ng Birhen ng Aransasun ay nung kanyang episcopal coronation. Kasi dapat, nung episcopal niya ay tatama ang bagyong Yolanda or maging casualty ang Rizal. Tama ba, Max? Alin? Yung kwento na yon nang tungkol sa Birhen ng Aransasun na may bagyo dapat, kaso nung mag-episcopal na, biglang huminto yung ulan. Oo. Yun, o, diba? Sikat yun ditong kwento na yun kasi episcopal coronation niya yon nung ilalabas na yung birhen, ay biglang tumila yung ulan at dumire-diretso na yung ceremonies ng pagkokorona. So, marami rin patotoo. Actually, makikita niyo yung patotoo dito sa may chapel, sa may oratio niya. At yung mga answered prayers. At yun. Kaya, siya yung tinaguri ang Birhen ng San Mateo. So, halata naman, di ba? So, nakalapit tayo kanina no, sa tulungan ni Kuya Ray na iala yung esboto niya. Nakaka-bit, nakaka-proud. Hopefully, makabalik tayo dito no, sa isang historical church to. And yun nga, ang coronation niya ay naganap noong 2013. Yan ay Episcopal Coronation at nasundan naman ng Canonical Coronation noong 2016. Pagkatapos naming malapitan ang original at mapaghimalang imahe ng Mahal na Birhen ng Aransasun, ay pinakita naman sa amin ni Kuya Darwin ang official replica nito na matatagpuan sa may Aransasun Hall. Ito ang ginagamit ng Mahal na Birhen tuwing ito ay pinoprosesyon sa labas ng kanyang bayan. Punta naman tayo doon sa may replica ng Birhen. So, okay. Balik tayo dito. At na kami sa Aransasun Hall. Dito makikita yung image. Image ng birhen. So, ito siya. Ito. Official replica. So, ayan. Altar ng birhen. Ayan. So, halata naman yung pagkaluma ng simbahan. No? So, ayan yung birhen, no? Diba? So, ito yung likod. Ayan. So, makapansin nyo, puro bricks, no? Bricks yung simbahan.
Paalis na kami ngayon sa dambana ng Birhen ng Aransasuno. Ayan, ang ina ng San Mateo. Success! Success ang ating pilgrim ngayon. Salamat syempre kay Max. Ayan kay Max. At kay EJ. Syempre kay Patrick. At ako kay po, Kuya Ray. Ako po ang assistant ni Kuya Rafi. Oo, nasa si... Hindi ko lang na... Ay, sabay, nakapagpapicture pala ako kay Kuya Ray. So, hopefully makabalik tayo dito. Kesa dito ay September 9. September 9. Success rin guys, natapos natin yung ating pilgrim, pag-pilgrim pa, yung pilgrim passport natin sa Dambanan ng Birhen Aransasuno. Sabay natin si Max pati si EJ sa pag-complete ng task natin dito sa pag-pilgrim. So dalawa na ang tatak na ating pilgrim passport.